showbiz fanatics, mga lalaking umeentra sa tambalang Catherine at Alden Richards, supalpal sa mga naglabasang revelasyon, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. Let's watch this video. Something like? Hindi, nabalita ko lang naman ito. Yung tungkol kay Alden at Catherine. Ano nga? Na sila ngayon ay... Ano? Ay! Sila na? Hindi. Eh sila nang bahalang sumagot. Kung totoo ba, Catherine at Alden, nakikipag-MU na. Ay! Ginawa niya yung Alina. Siyempre, Alora, ikaw na lang pwede kasi ako may asawa na ako. Si Chi, may something. Si Catherine. Tahimik lang siya. Diyan lang siya. Ito siya pwede tumayo. Relax. Chika, syempre pa, kami magdedeklara po kami, lalo na ako, paninindigan ko. Para sa akin, ang pinakamainit na aktor ng kasalukuyang panahon ay si Alden Richards. Ewan ko kung papayag kayo at sangayon kayo sa akin. Ay, syempre naman. Para sa kama kami sa'yo, alam na natin, unang-una, mahal na mahal natin si Alden. Ay, oo. At pangalawa, kung magsusukatan po talaga ng kasikatan, ng popularidad at ganda ng imahe sa publiko, si Alden ang nangunguna. Panahon niya ito. Oo, kanya talaga ito. Pwede niyang angkinin itong panahon na ito na sana'y huwag niyang pabayaan. Huwag sana niyang pakawalang makalpas pa sa kanyang mga palad. Kasi minsan, makalawa, mangyayari yan, ikatlo, wala na. Diba? Dahil alam na natin ang kasikatan sa Oo. Ay, nasa tuktok. Tapos biglang wala na. Minsan, nasa iba pa. Totoo yan. At saka, ngayon siguro, ewan ko lang kung tama yung aking pananaw. At nakikita ko kasi mga galawan eh, ng publiko, lalo na mga netizens at bashers. Sino man na pumagitna at makihalo kina Alden at Catherine Bernardo, tinatawag na kontrabida. Ay, yun naman. Yun naman talaga ang tingin ng mga talagang mga katden. Kung sinong umiiksena at nakikiago ng kanilang mga ano, limelight na tinatawag. Kontrabida ka talaga. Hindi nga ba si Jericho Rosales, paramdam na nakikipaglapit kay Catherine, di ba? Ano ang sabi? Tatay Eko. At kay Piolo, ano naman ang sabi? Naku, ka naman isaw-saw! Kaya para po sa mata ng ating mga kababayan, siguro talaga ay mayroong mga katangian ang Catden, kaya nila minahal. Kung ikaw ay isang ordinaryong tagahanga, taga-suporta, bakit mo mamahalin ang Catden? Ay! Pag anong nakikita ko kasi sa mga social media, nakita ko na talagang maganda. Una-una kasi pag ako ordinaryong tao, tinitignan ko muna yung family. Kung gaano minamahal ang pamilya nila. Tama yun. Kasi tayo pong mga Pilipino, kapag ka mapagmahal ang artista sa kanilang pamilya, mahal natin. Pero kapag hindi sumusunod sa mga magulang at pasaway, malayo ang ating loob. Pusit tayo sa mga ganda yung eksena. At saka maganda yung epekto kasi nito sa isa't isa para sa kanila. Diba ang ganda? Lahat positive ang nangyayari sa kanila. Parang pareho nilang panahon ngayon. Correct. Ano? Kahit sa ang katakot tumingin pati mga TV, si Catherine Bernardo ang namamayani. Siya ang reyna talaga kahit saan. Eh kaya nga box office queen na, diba? Pagkatapos best actress pa, sa kanya na ang lahat. Kung ikaw ay ordinaryong Pinoy na hahanap ng isang love team o magkarelasyon, bakit mo mamahalin ang Catherine? Ay, unang-una na eh, kasi maganda silang example para sa ating mga kabataan. Lalo sa mga magulang na inanais sila na sari, anak ko, ganito rin ang mahanap niyang karelasyon balang araw. Di ba may ganon? Nabubuo yung pangarap mo para sa ibang tao, lalo na para sa malalapit sa buhay. At saka si Alden, siya yung pangarap na maging karelasyon ng kanilang mga anak. Diba? Una, mapagmahal sa pamilya, marunong mawak ng kanyang perang pinaghihirapan. Yes. Mabait, walang pinipili na tao. Mm-hmm. Lahat ay gaya niyang pakisamahan. Nag-gel sila eh, Catherine. Diba? Si Catherine pa. Mm-hmm. Siyempre talagang mamahalin mo kasi. Una-una, alam mo doon yung nakikita kasi ng mga katulad isang babae. Yun ibig sabihin may paninindigan. Pag sinabi niyang ayaw niya na. Ito na ako ngayon. At kapag ginusto kong gawin, walang makakapigil sa akin. Yun ang maganda. Diba? Wala na siyang takot, pinakakatakutan. No? Wala na siyang pinangangambahan. Yun, pinangangambahan. Anong sabi mo naman ng mga kababayan natin na napakagwapo ng mga bodyguard ni Alden Richards? Ay, isa kayo. At saka dito namin nararamdaman na babaeng babae si Catherine sa feeling ni... Hindi siya pinababayaan talaga. Lagi nakasuporta, nakaalalay sa kanya. Diba? At ganun po ang tunay na maginoo. Ano masasabi mo kay Alden bilang bodyguard? Ay, ako siyempre, parang siya na yung pinaka-best na bodyguard sa buong mundo. Ay, kantahin mo nga yung theme song. Sunod-sunod na ang ilang mga revelasyon patungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo, kung saan ay talaga namang kapag may mga umeepal sa relasyon nilang dalawa, ay ito po ay pinupupog ng mga milyong fans ng netizen or million fans ng Catden fans. Ano? So dahil po dito, may talagang wala na nga makapipigil pa dito po kay Catherine Bernardo and Alden Richards dahil talagang hindi na po si Catherine at si
Alden na nakakalaban ng mga gustong umentra dito po sa relasyon ni Catherine at ni Alden. But of course, napipigilan po sila dahil po sa mga netizen at sa mga Catden fans na talagang pinapayuhan ng ilan sa mga gustong mag-intervene sa relationship na ito. Kaya naman, nakikita po natin yung kanilang relationship ay talagang bukas na talaga sa publiko. Kulang na lang talaga yung pag-amin ni Alden at nitong si Miss Catherine Bernardo sa publiko patungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Dahil base po sa mga nakikita natin ngayon at sa ilang mga ebidensyang naglalabasan, at ito po yung nagsasabi talaga na ito na nga po yung isang revelasyon na inaantay po nating lahat. Kaya naman, kinukongratulate ng ilang mga fans, and of course, eh talagang inaantay natin talaga yung pinakamalaking news na kanilang ibababa sa publiko. At dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's read this from our Facebook page. Sabi ni Trinidad Tulipas, ano ngayon, pareho silang dalagat binata, walang problema sa buhay. Marunong irespeto lang yan sa isa't isa, hindi katulad yung lalaki dyan nga hindi marunong magrespeto sa babae. Sana nga sila na. Ayan. Ito na po isa sa mga fans po ng Catden na totoo naman, 'di ba? Kung talagang nagkakagustuhan sila at nakikita natin na nagkakaroon ng level up yung kanilang relationship, wala naman pong talagang problema doon at walang makahadlang doon, dahil nakita naman talaga natin na talagang they really like and love each other. Nakita natin nahulog na talagang kalooban ni Catherine dito kay Alden. Eh, ikaw ba naman dalawin araw-araw, tapos dalang ka ng flowers, tapos panayang update kay Catherine. So, ano nang magiging ano noon, magiging resulta. So sabi ni Salva Palomilo, paano maging level si Catherine, may Daniel na si Alden, tatlo na nakarelasyon. Hindi na genuine yan, masabi pang may ano yan, Isabel, kung parehong genuine. Ano yun, Isabel? Yung unang GF, unang boyfriend. Jane Mira season said, cause Catden movie not out till November, so for reals more. Ayan. So hindi pa rin siya naniniwala patungkol dito. So hindi natin masisisi itong mga fanay na to na ganun yung kanilang isipin, kasi nga naman di pa rin sila nag-out sa publiko. Pero sabi nga, nakikita naman nila sa natin sa mga body language nila, 'di ba? Sabi ni Miss Maribik, anong gusto nila, si Daniel lang ang maghanap, si Kat magka-partner na lang, magpaka-martyr na lang. Tama naman, sabi ni Sol Rivera, forever Kat din. Siyempre, may karapatan din naman po si Miss Catherine Bernardo na lumigaya, at karapatan din niya na maghanap kung sino yung magpapasaya sa kanya, di ba? At hindi natin pwedeng hadlangan yun dahil desisyon niya po yun. Wala, di natin pwedeng pasukin yung personal niyang buhay. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!